Hello mga kabarya, welcome back sa OMG TV channel. Kung matatandaan nyo mga kabarya, dito sa 1 peso na big o series haul ay mayroon akong hinahanap. Dati pa yon, medyo matagal-tagal na rin yon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa kahit isa na nag-message sa akin na mayroon siyang barya na aking hinahanap. So ang baryang ito ay bibilhin ko ng 50,000 ang isang piraso. Pag mayroon kayo ay kontakin nyo lamang ako sa aking Facebook page, Coincidence. So doon kayo mag message para madali ko kayong ma-replyan. Okay, so kung anong klaseng barya yan mga kabarya, yan ay ating pag-usapan ngayon. Itong mga 1 peso, ang baryang yan ay 1 peso. So alamin natin kung anong taon yung gusto kong mahanap talaga mga kabarya na kailangan ko sa aking koleksyon. Okay, so kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. So dahil sa ang baryang yan ay 1 piso, kaya ibigay ko na rin sa inyo lahat ang mga presyo ng mga barya na 1 piso mula sa Filipino series, saka Bagong Lipunan, Flora Anpuna, hanggang BSP at NGC. So alamin natin lahat yung mga pwede nating mapakinabangan na barya sa mga 1 piso. Okay, so ang una ay itong 1 piso natin na Bigo series ng mga kabarya ay meron na ring mga presyo dito na tumaas. So kaya ating alamin kung magkano na ang halaga nito ngayon sa online. Okay, so ang mga 1 piso natin mga kabarya, i-update lamang natin yung mga price, dahilan nga wala namang bagong mga barya ngayon na ginawa, kaya lahat ng mga detalye ay alam na natin. Wala namang mga barya na new variant. So pag sinabi kong mayroong new variant tapos walang bagong barya na ginawa, ang ibig sabihin niyan ay hindi totoong new variant yan. So kaya ang gagawin natin ngayon ay i-update lamang itong mga price ng ating mga 1 piso mula Bigo Serizal hanggang NGC. Okay, ito na yung ating 1972 na Philippine 1 piso coin. Meron na rin siyang halaga ngayon na umabot na sa 3,000 pesos ang isang piraso. So mahal na ito mga kabarya kasi rare ang coin nito. At lalo pa kung ang 1 piso mo na Jose Rizal ay error. So meron ako nakita dito na 1974 Jose Rizal 1 piso old error coin. So ang kanyang halaga dito mga kabarya ay umabot na rin sa 5,000 pesos yung isang piraso. Samantalang ang collector price nito mga kabarya ay medyo mababa pa. So kung gusto nyo malaman yung mga collector price, panoorin nyo lamang sa Facebook. So maraming mga collector doon na bumibili at nagbibinta ng mga ganitong klaseng mga barya. Para malaman nyo kung magkano ang bintahan at magkano din ang collector price, so panoorin nyo lamang sa Facebook. Saka ito namang ating 1 piso na Bagong Lipunan ay medyo affordable pa ang kanyang price. So meron ako nakita dito na rare collectible 1 piso ang Bagong Lipunan series. So nasa 135 pesos pa lamang yung kanyang halaga. At merong isa dito na 1978 1 piso Philippine old coin 350. So affordable pa yung kanyang price mga kabarya, kaya hindi pa ito mabigat sa bulsa. Okay, so yung Flora Anpuna naman na 1 piso at saka yung Flora Anpuna improved series ay medyo tumaas na rin ng kunti yung kanyang halaga. Ang nakita kong price dito mga kabarya, ito ay improved na Flora Anpuna 1991 hanggang 1992, nasa 435 pesos yung kanyang halaga. So ngayon ang BSP naman na 1 piso, so
diretso na tayo sa Magnetic, mga kabarya. Doon sa Magnetic ang may mga marami na pwede nating mapakinabangan. Ang una ay yung 2003 na Frosted. So medyo tumaas na din ang halaga nitong ating 2003 na Frosted. Ito ay online price. So to, meron akong nakita dito na Jose Rizal 2003 1 peso BSP coin Frosted, rare and hard to find diamond tone magnetic. So yan, no, nagkahalaga siya dito ng 4,500. So yan ang isa sa mga mapakinabangan dito sa mga magnetic na 1 peso. At ang sunod ay yung 2005. Yung 2005 na 1 peso ay napakalaki ng kanyang halaga, mga kabarya. Dito lamang sa Numista ay makikita mo 775 pesos yung kanyang price. Then pag sa collector naman ay nasa 1,500 yung kanyang halaga. So medyo malaki ang kikitain mo dito sa 2005 na 1 peso pag ikaw ay makahanap. At ang next naman is yung 2008. Yung 2008 ay mayroong special yung Frosted. So yun lamang yung Frosted sa 2008 ang medyo may halaga, mga kabarya. So ito ay hard to find and semi hard to find. May 1 peso 2006 and 2008. So nagkahalaga siya dito ng 350 pesos. So mula sa 2008 naman, mga kabarya, yung ating 2010 na reverse die 3. So isa rin yan sa pwede mong mapakinabangan. Si rare na barya ay napakakunti lamang ng ginawa, kaya isa rin yan sa may mataas na halaga. Then mula sa 2010 na reverse 3, yung ating mga pros. So yung Frosted natin ay nagmula sa 2012, 2013, 14 at saka 2015. So yan lamang, no, ang mga Frosted dito sa 1 peso mula 2012 hanggang 2014 at saka yung unang Frosted na 2003 at saka 2008. So maliban dyan ay wala ng Frosted itong ating mga 1 peso na BSP. Dito sa 11 ay wala kang makikitang Frosted, 12 meron. Ang 16 at 17 naman ay walang Frosted. So reverse 3 lamang ang meron dyan, saka yung reverse 1. So pero hindi masyado hinahanap yung mga 17 at saka 16, mga kabarya, kasi common lamang na 1 peso yan. So yan, oh, yung ating mga 1 peso sa BSP. At ang NGC naman na 1 peso ay meron ding mga pwede mong mapakinabangan tulad ng 2017 na 1 peso NGC. So yan ngayon ay hinahanap din ng ating mga kolektor na pwede mong mapakinabangan at mabinta sa medyo mahal na halaga. So dito sa online ay meron siyang halaga dito na medyo malaki. Ito ay 1 peso NGC coin year 2017, hard to find. So ito ay with extra meter. Ang kanyang price dito, mga kabari, ay 5,000 pesos. At itong 2018 na main mark is there the word Marcos Rizal and fine hair details. Ito ay pros, mga kabarya. So isa rin to sa pwede mong mabinta, ang pros na 2018. At ang 2018 din na upper main mark, yung ang kanyang letter L of Rizal is above the first letter of I in the word Pilipinas. So yan, no, isa rin yan sa pwede mong mapakinabangan, mga kabarya, yung ating 2018 na upper mint mark. So maliban dyan ay yung 2019 natin na low mint mark at 2019 na high mint mark ay nasa common condition na sa ngayon. So napakarami na ng lumabas, kaya hindi na siya masyado hinahanap ng ating mga buyer ka mga collector. So yan ang mga pwede nating mapakinabangan dito sa mga BSP na 1 peso. At sana ay nakatulong ito sa inyo at nakadagdag na naman. Okay, so munti ko nang makalimutan, mga kabarya, yung aking hinahanap pala na 1 peso ay yung 1 peso na 1971. Yung marka niya sa likuran, sa kanyang reverse side, so yung may markang Noli Mitanghere, yung parang mayroong libro na nakaguhit dun sa likuran, mga kabarya. So hinahanap ko yan, at kung meron kayo ay bibilhin natin ng nagmula sa 50,000 ang kanyang halaga. Okay, so
Hanggang dito lang muna tayo mga kabarya. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ito sa inyo at nakadagdag na naman sa ating kaalaman dito sa paghahanap natin sa mga barya na pwede nating mapakinabangan. So maraming salamat sa lahat and magandang araw. God bless.